Hello guys! So welcome back ulit dito sa ating YouTube channel and this is Zaya TV. So for today's topic naman mga kaibigan ay ating alamin or ituturo ko po sa inyo kung paano ba natin malalaman kung pwede na ba tayo mag-apply ulit ng multi-purpose loan or calamity loan sa ating virtual pag-ibig account online. So kahit meron pa tayong remaining balance sa ating previous loan. So tara guys, ating alamin, tapusin mula ang video na ito hanggang dulo. So okay mga kaibigan, so dapat po meron na po tayong virtual pag-ibig account online. So kung wala pa kayong virtual pag-ibig account online, so meron na po tayong video tutorial na ginawa dyan mga kaibigan. So ito po yung video. So ilagay ko na lang po ang link sa ating comment section. So panoorin nyo na lang po yun mga kaibigan. Nandun na po lahat kung paano gumawa ng virtual pag-ibig account online. So kapag okay na po mga kaibigan, kung meron na po kayong virtual pag-ibig account online, so ang pangalawa po natin gagawin ay mag-download tayo ng virtual pag-ibig application sa Play Store or kung iOS naman ang gamit nyo, so i-download nyo na lang po sa App Store. So ngayon mga kaibigan ay i-open na po natin ang virtual pag-ibig app at mag-login na po tayo sa ating account. So ayan mga kaibigan, makikita nyo po ang aking account details. So ngayon po ay meron tayong makikita dito sa ibaba na main. So i-click lang po natin yan. So dito po mga kaibigan, so meron po tayong makikita dito na regular savings, MP2 savings, housing loan, multi-purpose loan, and calamity loan. So ngayon mga kaibigan ay ang uunahin natin ay i-check muna natin ang ating multi-purpose loan. So i-click lang po natin ito. So dito naman po mga kaibigan ay meron tayong makikita dito na view application and apply now. So ngayon mga kaibigan ay kung meron kayong remaining loan sa inyong multi-purpose loan, so i-check muna natin kung magkano yung remaining balance sa ating loan. So i-click lang po natin itong view application. So ayan mga kaibigan ay makikita na po natin dito yung ating remaining balance ng ating loan. So ngayon mga kaibigan ay i-check muna natin kung kumpleto ba ang binabayad ng ating employer sa ating multi-purpose loan. So para po magawa yan, so dito po sa ibaba, meron tayong makikita dito na enter year. I-click lang po natin yan. At ilagay lang po natin dito ang year 2023. So, ayan mga kaibigan, makikita po natin dito ang payments ng ating employer. So, ito po yung monthly. Then, ito po yung binabayad niya. So, ngayon naman mga kaibigan, para makita natin kung pwede na ba tayong mag-reload sa ating account. So, back lang po tayo sa main. So, i-click lang natin itong arrow sa itaas. At pagkatapos mga kaibigan, i-click naman natin itong apply now. So, susubukan natin kung pwede na ba tayong mag-reloan sa ating pag-ibig multi-purpose loan. So, dito po, makikita po natin yung ating existing loan. So, nakikita nyo naman kanina na meron pa tayong balance. So, ngayon mga kaibigan ay susubukan natin kung pwede na ba tayong mag-reloan sa ating multi-purpose loan. So, dito po sa ibaba, i-click lang po natin itong apply now. So, ayan mga kaibigan. So, ito po yung lumabas. So, we're unable to process your loan. Your existing multi-purpose loan is not yet due for renewal. So, ayan mga kaibigan. Makikita nyo po na hindi pa tayo pwedeng mag-apply or mag-renew sa ating multi-purpose loan. So sa akin kasi mga kaibigan ay hindi pa ako nakaabot ng 1 year. So bago lang po kasi ako nag-apply ng aking multi-purpose loan. Sa inyo naman mga kaibigan ay umabot na po kayo ng 1 year na nagbabayad sa inyong loan. So ganito lang pong gawin nyo. So i-click nyo lang po ang apply now. So kapag hindi na po ito lumabas mga kaibigan ay ibig sabihin po niyan ay pwede na po kayong mag-reloan sa inyong pag-ibig DLT card account. So ngayon mga kaibigan ay ito po yung tanong ni Ma'am Alay. So ito po yung comment niya. So sir, question po, may nag-loan po ako last November 2022. So pwede na po ba uli ako mag-loan? So ang sagot po dyan ma'am. So yes po ma'am, pwede na po kayong mag-apply ulit ng loan. Pero dapat po ay kailangan may at least 6 months posted payment or equivalent to 25% settled payment po kayo at wala po yung gap. So, para po ma-check ninyo sa online, so, sundan nyo na lang po kung ano yung ginawa ko kanina. Malalaman nyo po yan kung pwede na po kayo maka-apply ulit ng loan.
So ngayon naman mga kaibigan, sa mga nagtatanong kung paano mag-apply or mag-renew sa kanilang calamity loan. So dito kasi sa aming area mga kaibigan ay hindi available dito sa amin ang calamity loan. So kung available sa inyong area mga kaibigan, so i-click nyo lang po itong calamity loan. So ayan, kapag na-click nyo po yan, for example, so meron na po dyang lalabas na kung magkano po ang pwede nyong ma-avail sa inyong calamity loan. So dito po sa akin mga kaibigan, so ayan po, ito yung lumabas. Dahil nga po ay hindi available ang calamity loan sa aming area. So halimbawa naman mga kaibigan, kung meron kayong existing multi-purpose loan at nag-apply kayo ng calamity loan, so ang balance po ng inyong multi-purpose loan, hindi po yan ibabawas ng inyong calamity loan. So, dahil po ang calamity loan ay para po siyang emergency loan. So kung magkano po ang ma-avail nyo sa inyong calamity loan, so yun po talaga ang inyong makukuha. So halimbawa naman mga kaibigan, kung nag-apply kayo ng multi-purpose loan or nag-renew kayo ng multi-purpose loan at meron pa kayong remaining balance sa inyong calamity loan, so ang mangyayari po dyan mga kaibigan ay ibabawas po ni Pag-ibig ang inyong remaining balance sa inyong calamity loan sa inyong multi-purpose loan. So halimbawa meron kayong balance sa calamity loan na 5,000, tapos ang multi-purpose loan nyo ay 20,000, so magiging 15,000 na lang po siya mga kaibigan. So ganyan po yung mangyayari. So ngayon naman mga kaibigan ay idagdag na lang natin itong regular savings. So dito po i-check po natin kung kompleto ba yung ating remittance kung tayo ay continuous na nagtatrabaho sa ating employer. So i-check po natin ng mabuti kung kompleto ba yung hulog natin or kompleto ba yung remittance natin sa ating Pag-ibig account. So i-click lang po natin itong regular savings. So ayan mga kaibigan, dito po makikita nyo po ang inyong total regular savings at marami pa pong iba. Dito po sa ibaba ang last remittance date, total employee share, total employer share, at total number of contribution. So dito po mga kaibigan, dito po sa ibaba, so para po ma-check yung ating remittance. So kung kumpleto ba yung hinuhulog ng employer natin sa ating account. So dito po halimbawa ay i-search natin ang 2023. So ngayon mga kaibigan, i-click lang natin itong view. So ayan po, scroll down lang po natin. So ayan po, makikita na po natin dito yung whole remittance natin. Kung magkano yung hinuhulog ni employer sa ating account. So ayan po, makikita niyo po dyan kung ano po yung month and exactly date at yung kung magkano yung amount na inuhulog sa atin ng ating employer. So hanggang dito lang po mga kaibigan at sana ay meron kayong natutunan sa ating video ngayon. So kung meron ka pong ibang katanungan, so i-comment mo lang sa ibaba. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, so huwag mong kalimutan i-like and i-share ang ating video at mag-subscribe ka na rin and i-click ang ating notification bell upang ikaw ay laging updated sa mga susunod nating uploads. Mga kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating video, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. I-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka namin sa aming bagong uploads.